natin dito ngayon. Ang gagawin natin dito yung strategic performance management system. Anong epekto nito sa ating mga programa at serbisyo? Pag sinabing strategic, dapat walang nasasayang, walang nami-miss tayo, at walang napapabayaan ng mga programa at serbisyo sa buong taon na naiplano natin batay sa mga pinag-usapan natin. Kaya nga strategic. Ibig sabihin kung strategic, lahat na ilalagay natin sa tamang lugar, tamang posisyon, at higit sa lahat, sa tamang panahon, kailangan natin gagamitin at kailangan natin i-implement. So yun ang aking interpretasyon pag pinag-usapan ng strategic. Kung ganun, kung strategic move ang lahat ng ginagawa natin, magpi-perform tayo ng maganda. Ibig sabihin, ang verifiable indicator ng strategic management at strategic planning natin ay yung performance natin. At the end of the day, after nung year end na nagawa natin, makikita natin ano ba ang resulta nito. So magpi-perform tayo dapat. Kaya nga strategic performance management. At ang kabuuan yan ay depende kung paano ang bawat department ay kapartner natin, hindi lang ang si mayor ang nagmamanage nito, pero ang sabi ko nga, pag sinabing department, ito yung mga managers, ito yung ating mga area manager na kung saan may kanya-kanyang area of specialization na ini-implement. So, yung strategic performance management, malaki ang papel ng mga department head na ang tawag ko dito, yung mga area manager. Kasi kahit anong husay ng plano at strategic ang plano natin, kung yung mga component natin na department, yung mga manager natin ay hindi nagpi-perform ng tama, hindi nakakasabay based on our plans, at napapabayaan, hindi na ilalagay sa tamang posisyon yung dapat ilagay, baliwala ang lahat ng ating pag-uusapan dito. Ngayon, ilalagay natin sa tamang direksyon sa pamagitan ng strategic performance management natin sa tulong ng ating partner mula sa civil service. Kaya muli, welcome, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.